Kumusta mga kaibigan? Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ng bell icon. Para... Huwag mo akong iiwan na, dahil hindi ko kakayanin. Balang araw wedding anniversary na ang ipagdiriwang natin. Promise, lalabs forever ko kapag kasal na tayo. Magiging mabuting asawa ako sa iyo at ama sa mga anak natin. May plano pa silang magpakasal? Sino ang magsusuot ng wedding gown? Si Blake siguro. Biglang nag-iba si kumura ni Ella nang ma-imagine niya si Blake na nakasuot ng wedding gown habang naglalakad sa aisle. Lalabs forever ko. Walang kamatayang I love you para sa iyo. I believe in forever because of you. At kapag nawala ka, ipagsisigawan ko ang mga katagang walang forever kung hindi rin tayo. I love you so much. You are my one and only lalabs forever ko. Walang iwanan. I love you so much. Napasandal si Ella sa pader. Inilagay niya sa kanyang dibdib ang kaliwang kamay habang nasa tiyan naman ang isa. Baby Doraemon ko, paano ka na kung ikakasal at magkakaanak si Michael at ang tatay mo? Saan ako kukuha ng diapers at gatas mo? Hindi ko pa naman afford bumili ng damit mo na may nakaprint na mukha ni Dora with Doraemon. Bakit? Bakit kailangan kong matuklasan ang nakakasukang relasyon nila? Gusto talaga ng ama mo na mag-collect ng boys? Kaya ayaw niyang may kasama akong lalaki kasi gusto niya sa kanya lang ang atensyon ng mga boys? Insecure pa naman iyang ama mo si Josa mong ina. Lumuluhang sabi ni Ella habang pinapadaos-dos ang likod niya sa pader. Napaupo na lang siya sa sahig. Kadiri! Natigilan lang siya dahil sa malakas na tawanan. Pero okay na ba mga sinabi ko? Is it romantic? No, that's funny dude. Blake naman, you're a liar. Kinilig nga ako? Kinilig ka sa sarili mo? Ang pangit talaga ng message mo, surprise, effortless, masyado pang cliche. Naman, eh ayaw ko na nga, ang sama mo. Well, same to you. Hala, LQ agad? Hindi ata nagustuhan ni Blake ang ginawa ni Michael? Kawawa naman si Michael. Hindi man lang marunong mag-appreciate ng efforts itong si Blake. Dapat sinabihan niya rin ng I love you too, lalabs forever ko. Saad ng dalaga. Kapag sinabi mong mahal kita, sasagutin ka ng mahal din kita. Pero hindi naman lahat. Minsan kabaliktara ng sinabi mo ang sagot na matatanggap mo. You will say I love you. She or he will reply, I hate you. Iyon ang masakit. Same na 3 words and 8 letters pero hindi pareho ang ibig sabihin. Ella! Napaangat ng tingin ng dalaga. Nakatayo na ngayon si Blake at Michael sa harapan ng dalaga. Damit! Napano ka? Lumuhod si Blake sa harapan ni Ella at tiningnan niya ang dalaga nang may pag-aalala. Wala naman. Cold na sagot ni Ella sa katumayo. Sumunod naman si Blake sa kanya. Kanina ka pa? Gusto sanang sabihin ni Ella na oo at nakita pa nito ang sweet moments ng dalawa. Hindi naman, bago lang. Sige Blake, mauna na ako. See you later. By the way, thanks for helping. I really appreciate your efforts. Babawi ako sa'yo. Michael said then, tinapik ang balikat ni Blake. Anong klaseng pagbawi kaya? Kiss or hug? May innocent brain. Wala naman pala akong brain. So may innocent head na lang. Just accept the fact na ulo lang meron ka. Walang lamang utak. Si Blake ang nagsabi kaya maniwala ka. Saad ni Ella sa kanyang isip. Ella, mauna na ako. Bye. Pagpapaalam ni Michael saka nagmadaling umalis. Don't use the elevator kung ayaw mong mastak sa loob. Free ang hagdan, Michael. Sigaw ni Blake nang akmang sasakay sa elevator si Michael. Ang damot mo! Reklamo ni Michael saka tumuloy sa hagdan. Why are you late? Bakit? Ayaw mo pa nun? Late ako? Hindi ako storbo sa celebration ng first anniversary ninyo ng lalabs forever ko mo? Medyo nagulat si Blake sa sinabi ni Ella. Anong sinasabi mo? Gusto mo ba talaga na ilabas ko ang baho mo na mabaho pa sa utot ko? God, Santillan, huwag kang painosente dahil hindi ako natutuwa.
Ano na naman bang kasalanan ko? You want to know? Hell yes! May relasyon kayo ni Michael? Paano na si Baby Doraemon? You will abandon my baby kapag nagkapamilya na kayo ni Michael. She said, full of frustration. Napaawang naman ang bibig ni Blake dahil sa sinabi ni Ella. Seryoso, Ella? Kung sino-sinong lalaki na lang iniuugnay mo sa akin, mandiri ka nga! Natatawang sabi ni Blake na tila may nasabi o nagawang kabubuhan sa Ella. Totoo naman namang sinasabi ko, giit ng dalaga. Ella, kung lalaki ang gusto ko, siguradong walang lamang bata iyang tiyan mo ngayon. First touch pa lang, mayroon na tapos magdududa ka pa sa kasarian ko. Insult me more, Ella. Seryosong sabi pa ng binata. I just helped Michael make a surprise for his girlfriend. Today is their first anniversary. You know that Michael is serious with that girl, so he made a surprise for his girlfriend. He loves her very much. About the message, it was not for me. That was for his girlfriend. He's just practicing. Kunwari ako ang girlfriend niya. So stop thinking. The serious illusion. Kinikilabutan ako? Why am I explaining it to you? As if I had committed a great sin. Naliwanagan si Ella sa mga sinabi ni Blake. I'm wrong. Sorry naman. Dalang-dala kasi ako sa sining nyo tapos hanggang puso ko. At kung maaari, stop calling my child Baby Doraemon. Nakasimangot na sabi niya. Ang ganda kaya ng Baby Dora... Hindi na natapos na Ella ang sinasabi niya dahil biglang idinikit ni Blake ang kanyang labi sa labi ni Ella. Huh, ano bang kinain mo? Tanong ni Blake nang matapos siya sa halik. He bit his lips na parang may tinitikman or may something na inaalam. Ella bit her lips too. Napangiti siya nang malasahan ang pait sa labi niya. May naiwan palang lasa ng pagkain sa kanyang labi. Ang palaya, with bagoong. Napangiti si Ella nang maalala niya iyon. Hindi tumaan sa apoy or kahit anong luto ang ampalaya na kinain niya. Isa lang naman at maliit din. Fresh na fresh pa. Parang ginawa niya lang na mangga. Sinawsaw niya pa nga sa bagoong. Natatakam pa siya habang kinakain iyon. At saan ka kumuha nun? Sa pinsan mo. Sino sa kanila? Rio. Naningkit ang mata ni Blake at kumunot ang noo. Para itong Chinese na gurang sa mga mata ng dalaga. Langya na Rio iyan. Kung ano-anong pinapakain sa'yo. Nakatikim tuloy ako ng ampalaya at bagoong. Pagdadabog ng binata. Nirequest niya lang naman kay Rio iyon. Kanina lang ibinigay ni Rio kay Ella kaya nga natagalan ang dalaga na pumunta sa rooftop kasi nilantakan niya pa ang ampalaya at bagoong ni Rio. Blake, ampalaya ka ba? Hindi sumagot ang binata pero alam ni Ella na interesado si Blake kung bakit. Ang bitter mo kasi. Bitter ka kay Rio. Yung totoo, meron siguro kayong pass. Move on, Santillian. Maraming lalaki dyan. Tatakas pa sana si Ella pero nahuli siya ng binata. Bagoong ka ba? Tanong din ni Blake. Huh? Hindi. Tao. Tao ako? Dumb. Ask me why. Why? Ang sarap mo kasing gawing sausawan. Blake smirk tapos inilapit niya ang mukha sa dalaga. You're my bagoong. I am your ampalaya. Can I sausaw my ampalaya to your bagoong? Isang nakakalokong ngisi ang ibinigay ni Blake kay Ella. Yes, of course. Ang sarap kaya. Kailangan kong makahanap ng bagoong ko din ampalaya naman kay Blake para we will eat together. Ako pa ata ang nag-rin sa sinabi ko. Tumatawang sagot ni Blake. No one can make me love this way but you. Dagdag pa niya. Napapikit na lang sa Ella nang idinampi ni Blake ang labi niya sa noon ng dalaga. Hindi niya alam but she felt safe and comfortable dahil doon. Dumaan si Michael sa hagdan. Hindi kasi talaga siya pinayagan ni Blake na gamitin ang elevator. Ang damot talaga ni Santillian sa elevator. Reklamo ni Michael. Habang naglalakad ang binata, he texted his girlfriend na pumunta sa soccer field. Doon niya kasi babatiin ang happy first anniversary ang kasintahan niya. Kinakabahan siya na medyo excited dahil alam niyang magugustuhan ng girlfriend niya ang kanyang surprise.
Michael know her too. She loves surprises. Nakangiti ang binata habang naglalakad nang may biglang humawak sa braso niya at saka siya hinila. What the? He's my real boyfriend, sabi ng babaeng humila kay Michael. Medyo nakaside view ang babae kay Michael kaya hindi nakilala ng binata kung sino ba iyon. May kaharap itong lalaki na kasintangkad lang din ni Michael. Pero hindi niya kasing gwapo. Para sa binata, mas lamang siya ng 100 na paligo. What took you so long? Biglang humarap ang babae kay Michael. Napatunga nga ang binata nang makita niya ang mukha nito. She was familiar with him. She's tall, has fair skin, straight and long hair, pointed nose, red lips. Her beautiful eyes seems to have a different emotions to be seen. Ahead lang ata ng isang taon ang edad ni Michael sa kanya. Sexy body? Oh crap, higit pa sa sexy ang pwedeng itawag sa katawan niya. Malakas ang sex appeal nito. She's really perfect. A drop-dead gorgeous young lady. She's hot. So hot. Iyan ba ang surprise mo sa akin? Oh, so sweet. Happy first anniversary din. Lalabs forever ko. Nagulat si Michael nang biglang kinuha ng babae ang gift at flowers sa kanyang kamay. Natigilan ang binata. Hindi kasi para sa babaeng iyon kundi para sa girlfriend niya. Babawiin niya na sana sa babae iyon pero mabilis nitong inalayo sa kanya. Hindi maintindihan ni Michael kung ano ba ang trip ng babae at idinamay pa siya. Biglang tumunog ang cellphone ng binata. Sinipat niya ito at kumabog ang kanyang puso nang mabasa ang message ng kanyang girlfriend. Where are you? I'm here, lalabs forever ko. Don't make me wait. He imagined her pouting. Guilty tuloy ang binata dahil nagawa niyang paghintayin ang kasintahan. I told you, boy, I'm not serious with you. Isa ka lamang sa mga laruan ko. This guy is my real boyfriend. Real? Just him. Sa kanya lang ako seryoso. Well, you? Pampalipas oras ka lang naman. Napanganga ang binata. Wala siyang matandaan na may iba pa siyang girlfriend. He is stick to one. Never siyang naging two-timer. I don't believe you. Baka flavor of the month mo lang siya. Real boyfriend? Don't fool me. Kilala ko ang tipo mo. Hindi ka seryoso sa lalaki. 1 year? Oh, really? Walang lalaking tumatagal sa'yo nung 1 day. 1 year pa kaya? Imposible. Martyr na lang siguro magtatagal sa'yo. Nakangisi naman ang babae habang nakatingin sa lalaki. Sa totoo lang, hindi makarelate si Michael. Nauopin na siya. I don't care. If you don't believe it, sinabi ko lang ang totoo. Biglang lumingon ang babae kay Michael. Tell him na ikaw talaga ang boyfriend ko. Tell him na 1 year na talaga tayo and tell him na ikaw lang ang gusto ko. Binigyan niya si Michael ng sumunod ka na lang na look. Naiinip na si Michael dahil hinihintay na siya ng girlfriend niya. Nag-aalala siya na baka galit na iyon sa kanya. Bipolar pa naman, pero sobrang mahal niya. I'm her real boyfriend. 1 year na kami. Look, I'm surprised for her pero ako rin ata ang surprise. Inugulo mo ba siya? Isa ka rin ba sa mga naghahabol sa kanya? Ngayon pa lang sinasabi kong umatras ka na dahil ako talaga ang gusto niya. Makikisabay na lang si Michael para makaalis na siya. Baka naman kasi ginugulo ng lalaki ang babae kaya tutulungan niya na lang. Konsensya pa ni Michael kapag hindi niya ito tinulungan. Natawa ng mahina ang lalaki. Pare, huwag kang magpapadala sa karisma ng babaeng iyan. Baka laruan ka lang din niya. Pero himala talaga na may tumagal sa kanya ng 1 year. But I'm sure, sa bandang huli, ikaw lang din ang maiiwan at masasaktan. Mapait na sabi ng lalaki saka umalis. Natulala si Michael. Broken-hearted kasi ang lalaki. Curious tuloy siya kung anong pakiramdam ng broken-hearted. Hindi maintindihan ng binata kung bakit kailangan mayroong masaktan at maiwan. Nagpapasalamat siya na hindi sila ganoon ang kasintahan niya. Thanks. Now, pwede na naman akong magpalit ng lalaki. Masayang sabi niya sa kainamoy ang hawak na bulaklak. Ang bango naman. Tumingin siya kay Michael. Sa akin na lang ha. Akmang aalis na siya nang harangan siya ng binata. Hindi para sa iyo iyan kundi para sa girlfriend ko. Ibalik mo na sa akin dahil hinihintay na ako ng totoo kong girlfriend. He
emphasize the word totoo para damang-dama nito. Para sa kanya, anniversary nga pala ninyo. Bakit pa kayo nagsasayang ng oras sa mga ganitong bagay? Surprise and gifts? You give this stuff para magmukha kayong maginoo at santo sa mata ng mga babae? Pero ang totoo, ibinibigay lang ninyo ito para mahulog sa inyo mga babae. Tapos in the end, mang-iiwan kayo. Nagbibigay kami ng mga ganito sa babae hindi dahil gusto naming magmukhang maginoo o santo. We give this dahil gusto naming iparating ang pagmamahal namin sa babae. Gumawa ako ng ganito para sa girlfriend ko dahil special siya sa akin at mahal ko siya. At hindi naman lahat ng lalaki ay katulad ng iniisip mo. Boys, show love in different ways. Huwag mong itulad ang isa sa lahat. Ngumiti si Michael sa babae sa kabinawi ang gift at flowers sa kamay niya. Bitter ka lang kaya ka ganyan. Halos isampal niya sa babae ang mga salita iyon. Move on lang ang gamot dyan. Natatawang sagot ni Michael saka tinalikuran ang babae. Hindi pa siya nakakalayo nang marinig niya ang pagsigaw ng babae. Damn you! Hindi ko makakalimutan ang araw na ito kung kailan halos ipamukha mo sa akin na bitter ako. Someday, mas bitter ka pa sa akin at ikaw ang mag-move on, hindi ako. Remember my words. I'm Maya Santillan. Don't forget my name, baby. Malambing na sabi niya dahilan para matigilan ang binata. Santillan? Kalahin ni Blake? Dapat na ba akong kabahan? Usal ni Michael. Kaya pala parang pamilyar ang babae sa kanya. Huwag ka nang pumunta sa soccer field. Umalis na ako. Thanks for coming. Basa ulit ni Michael sa text ng girlfriend niya. Gusto niyang sabunutan ang kanyang sarili. Sa girlfriend niya dapat siya kabahan. Hindi kay Maya Santillan. Napahinto si Blake sa paglalakad nang sumabay sa kanya si Shaina, ang isa sa mga flings niya. But it was also before. Landi lang naman, walang seryosohan kay Blake. Masyado ka nang busy ngayon. Miss ka na ng grupo. Ano bang pinagkakaabalahan mo? Or sino bang pinagkakaabalahan mo? She asked saka ipinulupot ang kamay sa braso ng binata. Clingy, mukha talagang unggoy. Saan ni Blake sa kanyang isip? Tahimik lang si Blake. He don't want to say anything. I miss you, baby. Malanding sabi ni Shaina. Napailing na lang si Blake dahil siya ang nahihiya sa ginagawa ng babae. Miss, oh, shut up. He pushed her away from him. Naiinis ng binata sa kanya. Huwag kang feeling close. Wala akong oras makipaglandian. Busy ako. Maghanap ka ng mabubwisit. Not me. Hulyaw ni Blake kay Shaina saka ito inihuwang nakatulala. Bad trip yun? Hindi na lang maghanap ng ibang lalaki? Umiiling na sabi ni Blake. Hindi niya ngayon makita si Michael. Sa tingin ni Blake ay pumalya ang surprise ng kaibigan niya sa kasintahan nito. Are you pregnant? Napahinto si Blake sa kanyang narinig. He watched the whole scene and he saw Ella surrounded by three women. Umigting ang panga niya dahil mukhang alam na ng binata kung ano mangyayari. He knew, sasabihin ni Ella na hindi dahil usapan din nila na bawal sabihin sa ibang tao, lalo na sa hindi nila close kung ano ang namamagitan sa kanila. Tanging si Michael at mga Santillan lang ang makakaalam. Kapag malaki na ang tiyan ni Ella, sa kondo na lang siya ni Blake mananatili. Malapit na rin ang graduation nila kaya walang magiging problema. No. Talaga? Pero para kasing buntis ka. Huwag ka nang mag-deny, girl. Nakita ka naming nakikipag-flirt kay Rio and Blake. Don't tell us na nabuntis ka ng isa sa kanila. Gosh, I'm sure kung totoo man na nabuntis ka, gumamit ka lang ng spill kaya nabuo ang bata. Wala kasi sa mukha mo na kaya kang patulan ni Blake at Rio. Naikuyom na lang ni Blake ang kamao niya. Parang siya ang nasaktan at naisulto sa sinabi nila kay Ella. Napatingin ang binata sa mga mata ng dalaga. Parang may other side siyang nakita na pinipigilang lumabas ng dalaga. What made you think that I'm pregnant? Tumataba lang talaga ako. Pagsisinungalin ni Ella. Mauna na ako. Bye. Akmang aalis na si Ella nang hawakan siya ng braso ng isa. Mahigpit ang pagkakahawak nito, kaya hindi na nagdalawang isip si Blake at lumapit na siya sa kanila. Nanginig sila at natulala nang makita ang binata. Nag-death glare siya sa mga babae.
Wala pa ngang sinasabi si Blake, pero nagsitakbuhan na kaagad sila na parang mga takot, natuta. Napatingin siya sa braso ni Ella at hindi niya mapigilang mapamura nang makita niyang namula iyon. Maputi at makinis ang balat ng dalaga kaya kaunting pisil o hawak lang ay namumula na kaagad. Masakit ba? Seryosong tanong ni Blake habang hinahaplos ng malumanay ang braso ni Ella. Kahit hindi nakatingin sa kanya sa Ella, ay naramdaman ni Blake ang pag-iling ng dalaga. Hindi iyan masakit. Mas masakit dito. Napatingin si Blake sa itinuturo ni Ella. Sumakit ang puso ko. Nasaktan ako sa sinabi nila. Nilandi ba kita? Kaya mo ako nabuntis? Hindi naman ako gumamit ng spill. Wala ba sa mukha ko na patulan mo? Napilitan ka lang ba nabuntisin ako? Hindi nakatakas sa paningin ni Blake ang pagguhit ng lungkot sa inosenteng mga mata ng dalaga. No, Ella. Pinili kita kasi kakaiba ka. Buntis ka kasi ginusto ko. Hindi dahil sa nilanding mo ako. Stop thinking negative thoughts. Dahil simula pa lang ako ang may gusto nito. Ako ang nagpasimuno nito. Pinili kita bilang baby maker ko at pumayag ka. Pero hindi ibig sabihin na pumayag ka ay malandi ka na. You're just helping me. Napangiti naman si Ella sa sinabi ni Blake. At dahil doon ay may napansin ng binata ang kagandahan ng dalaga. Pinagsisisihan mo ba na ako ang ginawa mong baby maker? Tumingin si Blake sa mga mata ni Ella. No, mas pagsisisihan ko siguro kung pinili ko ang iba. Ginusto kong piliin ka. Magmula nang malaman ko na kailangan ko ng baby maker and when I saw you at the cafeteria, ikaw kaagad ang first choice ko. Kaya nga, ganun na lang ang galit ko when you rejected me. Pakiramdam ko kasi malaki ang nawala sa akin. Palang wala rin saysay kung hindi kita magiging baby maker. I'm so happy nung pumayag ka. Though, you're so innocent. I don't care. Basta gusto ko ikaw lang talaga. I chose you and I meant it. I chose the right woman to be the mother of my child. Wala akong pinagsisisihan sa mga nangyari sa atin. Hindi alam ni Blake kung saan siya kumuha ng lakas ng loob na sabihin ang mga salitang iyon. Ayaw niya talaga kasi na magdamdam si Ella. Baka makaapekto sa pagbubuntis niya. Salamat! Natigilan si Blake nang bigla siyang niyakap ni Ella. Napapikit na lang siya dahil naghatid ng magandang pakiramdam ang ginawa ng dalaga. Parang nasa ulap si Blake. Tila tumigil ang mundo niya at si Ella lang ang kanyang nakikita. Me too, Blake. Wala rin akong pinagsisihan sa lahat ng nangyari sa atin. Nung una, oo. Pero nung makasama kita, napagtanto ko na wala naman palang mali sa pagpayag ko. Blake heard her heavy sigh. Kayo ni baby, ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Napangiti na lang si Blake. Pinakiramdaman niya ang kanyang sarili. Napamulat siya nang maramdamang parang may mga kabayong nagkakarera sa puso niya. Kasabay noon ay tila may mga kulisap na nagwawala sa kanyang sikmura. Hindi niya maintindihan kung bakit siya nakaramdam ng ganoon every time nakasama niya si Ella. What's wrong? Lumayo si Ella kay Blake dahil naging uneasy ang binata. Napahawak naman si Blake sa kanyang dibdib. My heart is aching. May naligaw atang kabayo sa puso ko. Saad ni Blake. Gusto kong marinig ang tunog ng tumatakbong kabayo. Inilipat ni Ella ang kanyang tenga sa dibdib ni Blake. Wow, oo nga. Ang bilis tumakbo. Ang ingay nila. Napailing na lang si Blake. Akala ni Ella may totoong kabayo talaga sa dibdib ni Blake. Heartbeats ni Blake ang tinutukoy niya. Blake, baka kung anong mangyari sa'yo, baka madurog ang puso mo. Sipa pa nga lang ng kabayo, masakit na. Paano pa kaya kung aapakan ka ng kabayo ng paulit-ulit? Blake, i-report natin ito sa zoo dahil baka may nawawala silang kabayo. Natampal na lang ni Blake ang noon niya at napamura ng mahina. Lumabas ka sa puso ni Blake, horse. Huwag ka namang kabayo, oh. Huwag mong dudurugin ang puso ni Blake. Wala talagang utak. Mahinang sabi ni Blake at mariing napahilot sa kanyang sentido. Masaya si Ella dahil wala silang pasok ngayon. Maaga pa nga siyang nagising kanina. Blake, wake up! Tanghali na! Palagi ka nalang late gumising. 5 minutes. Inaantok na sagot ni Blake saka nagtalukbong ng kumot. Nakasampung 5 minutes ka na. Nakasimangot na sagot ni Ella. Let me sleep.
Inaantok pa ako. Pinuyat mo ako kagabi. Nangangalay pa nga ang leg ko. Grabe naman. Hindi ka pa ba sanay sa routine nating dalawa every night? I just smell, bite, and suck your neck. Bakit ka napuyat dun? Hindi naman kasi mapigilan ni Ella ang kanyang sarili na gawin iyon. Hindi siya makakatulog kapag hindi niya nagagawa iyon. Favorite part na ata ni Ella ang leeg ni Blake. Uy, gising na! Let me sleep. Okay, matulog ka na lang forever. Nakasimangot na sabi ni Ella kay Blake. Lumabas na lang ang dalaga sa kwarto. Naiwan si Blake na humihilik pa. Wala naman akong magawa ngayon. Bawal din siyang gumawa ng mga gawaing bahay kasi magagalit si Blake. Tinuturuan niya akong maging tabad kagaya niya. Nakasimangot na sabi ng dalaga. Baby, bilisan mo lumabas sa tummy ko para may kasama at makausap ako matino. Huwag kang gagaya sa tatay mo ha. Sabi ni Ella, saka hinimas-himas ang kaunting umbok sa tiyan niya. Napangiti na lang ang dalaga. Ano kayang gender mo, baby? Sana hindi din nakakalitong malaman katulad ng kay Blake. Nakangiting saad ni Ella. Maglalakad-lakad na nga lang ako. Gusto ko rin maramdaman ang sikat ng araw sa balat ko. Dagdag pa niya saka lumabas sa kondo ni Blake. Nasa elevator na si Ella at may kasama siyang lolo at lola. Nasa 60 plus ang edad nila. Magka-holding hands sila kaya iniisip ni Ella na mag-asawa ang dalawa. Babe, saang floor ba ang kondo mo? Pabebeng tanong ng matandang babae sabay kagatlabi. Next floor na, babe. Sagot naman ng matandang lalaki sabay kindat sa tinatawag niyang babe. Napatingin si Ella sa suot ng matandang babae. Nakasuot ito ng high waist, short, crop top, heels na sa palagay ni Ella ay nasa 4 inches ang taas. May earrings, ring at necklace. May headband din itong Hello Kitty. Ang cute nun, pero para sa dalaga, mas cute kung si Dora o Doraemon ang design. Napunta naman ang tingin ni Ella sa mukha ng matanda. Maraming palamuti at mas angat ang black lipstick nito. Para kay Ella, sobrang bangis ng matanda. Pinasadahan ng tingin ni Ella ang suot niya. Pagkatapos ay ikinumpara niya sa suot ng matandang babae. Tila nahiya ang dalaga dahil mas mukha pa atang lola ang ayos niya kaysa sa ayos ng matanda. Ang matandang lalaki naman ang tiningnan ni Ella. Nakasuot ito ng ripped jeans at t-shirt na pang 16 years old lang. May sneakers, wristwatch, and 2 earrings sa left ear niya. With gel pump blonde na medyo napapanot na buhok ng matanda. Naisip ng dalaga na baka dahil sa kakagamit ng matanda ng gel kaya ito napapanot. Mga ilang lagay ng gel na lang siguro ay malalagas na nga ang natitirang buhok ng matanda. Babe, I miss you so much. How about me? Did you miss me? Maharot na tanong ng babae. Of course, I miss you too. I'm so happy dahil dinalaw mo ko. Siyempre naman, mahal kasi kita, babe. Mahal din kita, babe ko. Hinihintay na tayo ng kama ko, babe. Matagal din tayong hindi nag... Alam mo na, may pangaakit na sabi ng matandang lalaki. You're so naughty talaga. Don't worry, magpapakasit tayo, babe. Dinala ko naman ang gamot ko sa Ryuma. Saad ng matandang babae sabay hawak sa tuhod niya, pataas sa kulubot niyang legs. Napailing na lang si Ella. May Ryuma pala ito pero kung maka 4 inches na heels, wagas. Next, babe, stop seducing me. Kalma. Parang hindi nila nakikita si Ella. Pakis nga ako, babe. Saad ng matandang lalaki. Kinilig naman ang kasintahan niya. Nagpout ito, then bigla siyang hinalikan ni Lolo. God, babe. May bata. Tuka ka ng tuka. Saad ng babae sabay tingin kay Ella. Sorry, iha. Mapusok kasi si babe. Dagdag pa niya. Sorry for what, Lola? Para sa kiss na ginawa namin. Medyo kinikilig na sagot nito. Ah, okay lang po. Ginagawa din namin iyon. Really? Where's your boyfriend? Tanong nito. Wala po akong boyfriend. Sinong humahalik sa'yo? Si Blake po. Sagot ng dalaga. Kung hindi mo siya boyfriend, ano mo? Walang maisagot si Ella. Hindi niya alam kung ano niya si Blake. Utusan ba o taga-alaga? Asawa ko po. Bigla na lang lumabas sa bibig ni Ella iyon. Mabuti pa kayo kasal na.
Malungkot na sabi ng matanda. Kayo po ba ni Lolo? Tanong ni Ella saka tumingin sa matandang lalaki na nakikinig lang sa usapan nila. Boyfriend and girlfriend pa lang kami ni Babe. Nagulat ang dalaga sa kanyang narinig. At your age, Lola? Boyfriend at girlfriend pa lang? Bakit naman po? Ayaw pa po ba ninyong magpakasal? Malungkot na tanong ni Ella. Iniisip ng dalaga na siguro walang budget ang dalawa para sa wedding nila. Kasi mas inuuna pa ng mga ito ang porma kaysa sa kasal nila. Ayaw kasi ng parents namin, iha. Sagot ng matandang lalaki.